Porta this video guys, mag-repair tayo ng ano, Bluetooth speakers. So, ano niya guys, ayan. Yung laki, so sabi, hindi na gumagana, din nila dito. So, tara guys, samahan niyo ako, ha. Repair natin itong Bluetooth speaker. No power. Let's go! So, guys, so visual inspection muna tayo. So, nakita natin dito, meron siyang charger na 15 volts. Tapos, meron din siyang 12 volts in battery. 12 volts battery. Or 12 volts na supply para ipasok natin sa ano. So dito guys, nakikita na natin kasi no power nga daw, ayaw magkarga. Yan, nakikita na natin umido. O kalawang. So baka dyan ang dahilan guys, kaya siguro walang mapasok na power at saka hindi nagcha-charge yung battery niya. So ito guys, try po natin buksan to. Tingnan natin loob, visual inspection na tayo kasi medyo good pa naman yung component. Wala po masyadong sira. So, try natin buksan. Let's go! Okay, so try natin buksan. So, meron siya mga tornilyo dito. So, buksan natin to guys. Bilisan lang. So, cut ko lang to guys. Ano natin? Para pakita natin sa inyo kung pagbukas natin. So, let's go! So, guys, so, bubuksan na natin. Yan. So, yun. Nakita na. Laki ng speaker niya sa loob, guys. So, dito guys, lapat natin para makita natin. So, yan. So, kunin natin yung camera guys para papakita natin isa-isa yung pyesa. Visual inspection muna tayo. Let's go! So, pag trouble nito guys, so kung dito ang sira nito guys sa module board, nako, hindi ko talaga marirepair to kasi hindi po tayo electrician or technician. Ang ano po natin, course kasi natin, yung mechatronics, so under siya sa mga makina, sa mga malalaking motor, mga push button, sa mga industrial. So, may alam din naman tayo konti ng ano dito sa mga electronics. Kaya lang, hindi natin sakop itong mga ganito, pyesa na ano. Ang alam ko lang dito, yung mga kapasitor. So, pag-checking, so troubleshoot lang kaya kung ano dito. Pero pag board ng sira guys, so mahirap na po yun. So, ayan. So, malaki yung speaker niya. Siguro ang lakas nito guys. So, meron siyang battery. Ayun. Battery. So, sa visual inspection tayo sa battery. Nakikita naman natin, good condition. So, ito yung ano niya sa gilid. Yan. So pag hinarap natin dito guys, ang unang gagawing step natin dito guys ay wala tayong 15 volts na DC. So ang sasupplyan natin 12 volts DC. So take note, red is positive, black is negative. Supplyan natin to guys para mapagana natin tong component. So kailangan 12 volts ang isasupply natin. Kukuha tayo ng charger na 12 volts. Tapos dito guys, papakita ko sa inyo kung bakit hindi magkarga. Ito guys, putol ang kanyang linya dito guys. Ayan. Ayan. Putol. So, hindi talaga makakapasok ng supply niyang 12 volts. Ayan. Kita natin. Kasi kinakalawang na. So, ang gagawin nating remedyo dyan guys, itap natin dito yung wire ng charger. Testing natin kung mapagana natin yung kanyang component. So, kukuha lang ako ng ano guys, charger na 12 volts. Kasi yan nga, nakikita natin, putol nga. Pag inipit mo dun sa likod yan guys, hindi talaga magkakaroon ng supply kasi putol nga dito sa loob. So yun, kukuha lang ang charger guys. Testing natin, mapapagana natin to. So tara, let's go! And guys, so nakahanap tayo ng charger. So power supply niya guys sa DC. So fiber home, so galing to sa mga ano guys. So yan, nakita natin, pinutol natin. So tingnan natin yung kanyang specs guys kasi yung hinihingi dito sa ating component ay 12 volts. Ayan, 12 volts. So, tingnan natin yung kanyang charger. So, yan. Silaw yata, guys. Ayan. Meron siyang 240 volts input. So, ang output niya, guys, 12 volts. So, pwede. Itong ilalagay natin. Tapos, itatap natin dito. So, hindi ko na ito i-testing, guys, kasi ito naman talaga yung ginagamit ko to. So, tap natin dyan. Testing natin i-charge kung gagano yung isang component. Kasi putol nga guys. Ayan, putol. So, tara. Dugtungan na natin ng wire. Let's go. Putulin natin to. So, tingnan natin kung saan. Ito ay red. Positive. So, ito yung red niya guys. Putulin natin. Kuha tayong cutter. Ayan, troubleshoot. Testing natin kung mapapagana natin yung component. Supply natin ng 12 volts. So, ayan. So, balatan lang natin to. So tandaan guys, pula ay positive. So dito sa charger wala naka-indicate na ano kung saan ang positive diyan. So sasaksak natin guys.
Lagay natin yung tester natin sa DC. DC volts. So, nakikita ba guys? DC volts. So, lagay natin dito sa 20. Yan, 20. So, naka-ano na tayo volts. So, tingnan natin. Yung 12 volts talaga ang supply nito. Naka-DC tayo guys ha. Yan. So, meron siyang 12 volts. 12.2 volts. So, ito yung positive niya. Ito. Kasi pag binaligtad natin guys, magiging ano na yan, negative yung labas niyan. So, mali yung ano natin. So, ito yung positive. Ito. Kasi wala siyang negative nilagay. Yan. Positive. So, ito yung positive. Iko-connect natin dito. So, patayin ko muna guys. So, lagay natin dito. So, ito. Positive. So, take note guys. Pag DC volts sa power supply, bawal lang baliktad rin ang kanyang supply. Kasi masisira yung ano natin. Yung IC nito masisira. Yan. So, saksak natin guys. So, testing natin open yung power sa gilid. Wala. Wala. May power. May on to eh. So, ayan guys. So, testing. Patayin muna natin guys. So, guys. So, testing ko namang erecta dito sa battery niya. Ayan. Battery. So, nakarekta tayo ng 12 volts. So, ayan. Testing natin kung magbubukas. Power off, on, wala. So yun, check natin guys. Wala talaga. Ito pa isang suwira niya guys, ito. Titester nyo rin yung ano, yung kanyang power. Kasi on off yung guys, ito pa ang problema guys. Ayan, putol. Putol ang kanyang on off ng kanyang power. Kaya pala ayaw mag on kahit nilagyan ko dito ng 12 volts. So try, balik natin dito sa 12 volts guys. Tapos ayusin natin power on niya. Kasi putol nga dito. Kaya pala ay magbukas yung kanyang ano, display. So ayan, dugtong ko lang yun. Tapos dito tayo maglalagay na yung 12 volts. Let's go. So inano na natin yung kanyang ano, 12 volts. So pinutol natin ito sa likod guys. Kasi wala nga connection dito. Ito, kasi gawa ng kalawang. So dito guys, yung power on niya, putol din. Ang ginawa ko, nilagay ko na siyang ano. Kasi kaya pala ay mag-display siya dito guys. Kasi yung power niya, ayaw mag-connect. Walang connection. So, yan ginawa ko na guys. So, testing natin guys. So, plug ko na to. Testing natin good yung kung good na yung ginawa natin. Ayan. So, on. Ayan guys. Okay na. So, patay natin. Bukas. Bluetooth mode. So, ayan. Okay na yung ginawa natin guys. So, ang nangyari lang guys. Ang sira lang niya. Dito, kinalawang dito, kaya hindi mapasukan ng 12 volts. Tapos, yung sa power niya, dito power, putol. Ayan. So, dinugtong, di pa natin hininang yan guys, ha. Temporary lang muna kasi testing natin, papaganahin naman natin kuponit. So, kuha tayo ng ano guys, ng USB, testing natin kung tutunog na to. Let's go! So, guys, so, nag-repair tayo ng Bluetooth speaker. So, ang ginawa natin guys, so, putol lang pala yung linya niya dito guys. Ayan. Putol kasi kinalawang na. So, pag kinalapakan natin yung 12 volts doon, hindi na umabot yung supply ito kasi putol. Isa pang sira guys, yung kanyang on-off ng kanyang power. Kaya hindi siya nagdi-display. Ayan. So, kaya wala siyang display. So, okay na to guys. So, panoorin nyo na sa timeline ko kung paano ko ginawa itong Bluetooth speaker na pang video. Okay. So, dito na lang guys. Subscribe, AstroWay TV. Paano nyo ako guys? Let's go! Okay guys, so, okay na ginawa natin Bluetooth speaker. Ayan. Ayan. Okay na guys. So, yun. Ayan. Yun. Okay na guys. So maraming salamat. Follow nyo ako guys. Bluetooth speaker. Let's go.